Hi guys, magandang gabi. Welcome to my channel again. Ngayong gabi, discuss natin ang tungkol sa sitwasyon dito sa Italia. Ngayong araw nito, nagkaroon tayo ng case ng coronavirus. Tayo ngayon ay may 17,533 na bagong case o tinatawag na contagi. At matindi, meron tayong 6,220 patay, 620 ang patay ngayong araw na ito. Napaka nakakabahala pa rin talaga ang sitwasyon dito sa Italia at mahigit pa rin lagi ng 5,000 ang namamatay. Kaya ang ating Pangulong Conte ay nagagawa ng mga dekreto para at least laging maiwasan ito at maibaba natin ang case na talaga namang napakahirap. Kaya binibigyan ng mga restriction at binibigyan ng kung paano natin maiiwasan na, na dumami ng dumami itong COVID-19 na ito. Simula bukas, tayo ay babalik sa Codice Arancione na tinatawag Code Orange. Na ibig sabihin, pagka Code Orange, yung espostamento na tinatawag, pwede sa loob ng komune, pero komune per komune, kailangang may limit din. May limit ito at saka kailangan auto-certification at kailangan may valid na dahilan kung bakit ka pupunta dito yung sa Arancione. Ito'y bukas, Sabado at Linggo. Ganun nga. Pero sa loob ng komune, kung kagaya natin, nasa komune ng Roma kami, ako, nasa Roma komune, pwede kaming malaya kaming umikot sa loob ng komune ng ano, para bumisita, gawin yung mga dapat na natin gawin, pwede natin gawin sa Sabado o Linggo. Then, simula Lunes hanggang sa January 15, babalik na ang magkakaroon ulit ng kanya-kanyang code. At may 5 regione na siya ay Code Orange o Codice Arancione. Wala nang Codice Rosso simula Lunes. At ang 5 regione na nasa Code Arancione ay Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia at Veneto. Ito yung nasa Code Arancione. At yung remaining ay nasa Codice Giallo na. Hindi ang Lazio, kami ang Roma, ang Lazio ko, ang regione ng Lazio ay nasa Codice Giallo. Kundi iwanagin natin kung ano ba yung mga dapat gawin natin sa at hindi natin dapat gawin sa zona gialla. Itong countdown. Basahin ko muna sa Italiano tapos sabihin ko sa inyo sa Tagalog. Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovato motivo di lavoro, necessità e salute in generale. Raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazione di necessità. Vale, bawal umikot-ikot sa panahon ng curfew, yung alas 10 hanggang alas 5. Pero kung motibo ng laboro, ng trabaho, na kailangan, necessita, at saka sa pagdating sa salute o sa kalusugan, pwede. Sarado ang chiusura dei centri commerciali nel regione festivi e prefestivi, sabato e domenica, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, supermercati, tabaccherie ed edicola al loro interno. Ibig sabihin, sarado ito mga ito. Sarado ang mga mall sa panahon ng festa at pre-festa. Ibig sabihin yung Sabato, Domenica, kung festa ngayon, dapat kahapon ay sarado na rin ang sentro komersyal. Kung ngayon ay, kung bukas ay festa, ngayong araw ito sarado na ang sentro komersyal. Kaya ganun. Pero bukas ang mga pharmacy, para-pharmacy,
lahat ng mga supermerkado, tabako, tabakeria, at saka yung mga edikule. Tapos, sarado din ang mga museum. Didatika a distanza per le scuole superiori di secondo grado, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori, didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Bale, ang high school ay kailangan online sa scuola superiore di secondo grado, pero sa elementary ay tuloy pa rin ang pagpasok nila sa school. Tapos, riduzione fino al 50% per il trasporto pubblico ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Ibig sabihin 50% na babawasan ang trasporto ng pagbiyahe ng mga bus, mapera na lamang ang mga service para sa school. Sospensione di attività di sali giochi, sali scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie. Yon, maliwanag yon. Bawal ang mga aktivita ng mga sali giochi, mga laruan. Chiusura di bar e ristorante alle ore 18. L'asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Ibig sabihin, sarado ang mga restaurante, mga bar, pero pwede silang magpa take home, take away. Kung baga sila yung mga nag-o-order, yung mga naikot na mga tipo yung mga Deliveroo, Glovo, tuloy ang kanilang pa-order. Then, restano chiuse piscine, palestre, teatre, cinema, centro sportivi. Ibig sabihin, yung pa rin mga piscine ay sarado pa rin. Yung mga palestra, yung mga sa exercise, sarado pa rin. Ito yung restriksyon sa zona Jana. Dito kasama ang Region de Lazio, ang Roma. Sana ay magtuloy-tuloy pa yung vaccine. Sa aking balita kanina, nakita na umorder pa ng sa Pfizer ang Europa ng more than 300 million doses ng sa Pfizer. Italia, as of January 8, ngayon, 2021, alas 8 ng gabi, ang nababakunahan ay umaabot sa 455,203. Ito na yung nababakunahan dito sa buong Italia. Ang Lazio, ang nabakunahan ay umaabot ng 55,283. Ang dosage na ikinonsenya na ibinigay sa atin ng Italia ay 87,730 sa Lazio. Ibig sabihin, 63% na nung naikonsenya o naibigay sa atin ng Italia ay naibakuna na sa populasyon sa Lazio. Bali tayo ay pumapadalwa sa mabilis na pagpapabakuna. Ang nangunguna ay ang Toscana. Tapos tayo ay pumapadalwa ang Lazio, ang Regione Lazio. At kung makikita natin ay tuloy-tuloy pa rin yung pagpapabakuna at maganda yung nagiging resulta. Wala namang nababalita na may masamang naging epekto itong pagpapabakuna. Ito ay ang bakunang ginagamit natin para malaman natin ay sa Pfizer. Pero parang nabalita ko na umu-order na din sila sa Moderna. As of January 7 ito, mas marami ang babae na nababakunahan kaysa sa mga lalaki. Kasi as of yesterday ito, 246,910 ang babae, ang lalaki naman ay 153,392. Ito ay ayon sa data ng Agencia Nacional Estampa Societa. Bale, ito yung update natin tungkol dito sa
COVID-19 sa BPCM at kung ano magiging kategorya ng bawat zona dito sa Italia. Guys, kung ito'y nakakatulong, please like and subscribe, and then pakishare nyo rin para malaman, may balita natin kung ano yung dapat magiging komportamento natin pagdating sa mga susunod na araw. Bukas, Arancione tayo, buong Italia, zona Arancione. Tapos sa Lunes, simula Lunes, ay by zona na. Ang limang zona kagaya na pagdating ko kanina, ang pinakamataas na natin ay zona Arancione. Guys, magandang gabi at sana ay makatulong ito.